Tapos ito yung sa positive na naka ano, naka-connect siya dito sa naka-jumper sa remote. So dito ulit tayo, guys. So sa ngayon, ang topic natin is paano i-connect yung power supply ng car amplifier kung gagamitin natin sa bahay. Kung ano yung power supply ang gagamitin natin. So requesto ni Arnold Rindal. So big shout out sa iyo, sir Arnold. So ang request niya is paano daw i-connect yung power supply sa amps. Saka ilang watts ang gagamitin. So ito, guys, ang gagamitin ko lang, ito lang yung power supply na to. Power supply lang siya ng LED lights. So 220 volts yung ano, 220-240 volts yung input niya. Ang output niya is 12 volts. Tsaka papakita ko sa inyo kung ano yung amperahe nito. Bakit kaya niyang patakbuhin tong 1200 volts natin? At itesting na din natin mamaya to pagkatapos natin i-wiring. So yan yung ano lang, yung details ng PSU natin. Input is 220 volts to 240 volts. Tapos yung output natin 12 volts, 12.5 amperes. So ito lang yung details ng PSU. Tapos sa bandang harap naman ito. Yan. So itong side na to, ito yung sa ano natin, sa power supply natin. 220 volts ito. Itong side naman to, ito na yung output. So ito na yung papunta ng amplifier natin. So mayroon tayong dalawang common, dalawang slot, saka sa dalawang positive. So mamimili na lang tayo kung saan dyan sa dalawa na yan. So kinuha ko lang yung sa kabilang side, itong negative, sa kabila itong positive. So ang ano lang to, guys, may palatandaan lang tayo dito sa wire na ginamit natin. Dahil puro kulay blue nga to, so nilagyan ko lang ng marking. Itong na may itim na tape, so ito yung negative natin. So itong ano, itong wala, positive. Para at least may palatandaan lang tayo. So ito na yung sa amplifier. Ito yung sa supply side ng amplifier. Okay, so mayroon siyang ground, mayroon siyang remote, mayroon siyang B+. So ito yung wire ng ano natin, PSU natin. Dahil ginamit ko na nga ito dati, so naka-ready na yung ano, naka-ready na yung wire. So yun. Ito yung sa ground natin. Itong may itim. So ito lang. So dito yung ground natin. Tapos ito yung sa positive na naka ano, naka-connect siya dito sa naka-jumper sa remote. So ganun lang kasimple, guys, yung connection natin kung halimbawa gagamitin natin siya ng ano, sa para sa bahay. So ito lang. Kasi napaka ano din eh, nasubukan ko na din. Napakaganda din ng ano, ng resulta. Kung itong car amp natin is gagamitin natin kahit sisit up natin sa bahay. So subukan na din. Ano to? Bali 1200 watts. Yan. So B12 na 1200 watts. Titesting din natin mamaya. So ito, i-connect natin yung mga speakers natin para matesting natin. Wire ng ano, speaker natin para sa sub. I-ano na lang natin sa ano. Dito ko siya ilagay sa rear channel. So sa bridge ko siya ilagay para at least may ano, may power yung bus niya.
So ito, positive, negative. Ganon din, nilagyan ko lang din ng marking yung negative natin. Okay. Ano lang to guys, yung mid natin is yung dalawang ano ko din. Dalawang pioneer na four way. So, lagay na lang natin sa front. So, plus, minus. Okay. So, dito tayo sa isa. Kaya naman to eh, kasi ano lang to eh. Yung mid natin 300 na ba yan? 350 watts maximum. So ganun din i ano lang natin negative positive. Okay. So yan. So double check lang natin. Positive negative. Tapos sa kabilang side sa right, ito din. So yun lang. So na yung setup natin. Na-connect na natin lahat. Ito yung power supply natin. Ito yung speaker natin, la left and right sa front. Tapos ito yung sa ano, sa subwoofer natin. So, bilang side ng amplifier natin, ito yung sa rear. Okay. So ito yung pinapa-drive natin sa subwoofer. Tapos ito yung sa prot. So ang gamitin lang natin kasi dalawa lang to para magamit natin tong ano, dalawang channel. Lagyan lang natin siya ng splitter. So ito. So ito yung para sa ano, para sa prot. Yan. Tapos sa kabila, ito yung para sa sub natin. So yan. Tapos ito na lang gamitin natin na jack. So kahit saan, pula sa kabila or yung puti sa kabila. So yan na. Ito na yung para sa ano. So ito na yung diretso para sa driver natin. Driver natin is yung laptop, pero pinadaan ko siya sa ano. Pinadaan ko siya sa sound blaster ko. So ito diretso ko na to sa ano, diretso ko na sa sound blaster. Testing na natin ngayon. So, yun lang natin tong power supply natin. Yan. Yan, so nakita na natin yung ano, yung power. So, naka-green na siya. So, try natin. So, ngayon siya guys. So yun na guys, na set up na natin. So Sir Arnold Rindal, sana na ano, na naibigay ko sa iyo kung ano yung re-request mo. At saka shout out na din pala tayo kay Sir Rolando Castaneda. So maraming salamat din sa pagsubaybay sa mga videos natin. At congrats at nagagawa ka din ng subscope na D15. So maraming salamat. So sana patuloy ka pa rin sumubaybay sa mga videos ko. At saka kay Arnel Abrantes, shoutout sa iyo sir. Maraming salamat din sa pagsubaybay. Kay Gilbert Gulinis, kay Master Danay, at saka sa utol ko guys, Kiko Dels Channel, sana bisitahin nyo din. So audio video naman yung sa kanya, tutorials, repair. So may
may matutunan din kayo doon sa mga videos niya. Paki-comment na lang sa comment section kung ano pa yung mga request, mga gagawin natin. Kahit mga tours pwede, ano yung mga request niyo. So, mayroon din ako mga tours dito sa Oman. May mga Vikings, mga adventure namin. Saka ano, pakipindot yung notification bell para updated kayo pag may bago tayong i-upload. So, maraming salamat sa panonood, guys.